Priest, may hiling sa publiko para sa anak na si Bimby. Panibagong pagsubok muli ang dumating sa Queen All of Media na si Chris Aquino, dahil maging ang anak niyang si Bimby ay may nakakalungkot na sitwasyon, hindi pa man tuluyang gumagaling ang aktres sa kanyang karamdaman, maging ang kanyang bunsong anak ay bagong pagsubok na naman ang kinakaharap nito ngayon. Ang pinakamalungkot ay tila naman na umano ni Bimby ang sakit ni Chris, dilingid sa kaalaman ng marami kung gaano kamahal ni Chris ang kanyang mga anak, at ito ang rason kung bakit patuloy siyang nakikipaglaban sa kanyang sakit. Sa kanyang Instagram update, ibinahagi mismo ni Chris Aquino ang nakakalungkot na kalagayan ni Bimby, ayaw pa umano sana niyang isapubliko ito pero dahil sa lumala na daw ang lagay ng anak dahil sa sakit na ito, noong nakaraan lamang nang ibahagi ni Chris ang hiwalayan nila ni Mark Liv Esti. Dahil umano sa status ng kanyang kalagayan na hindi bumubuti, hindi na raw niya kakayanin pa ang limber, at mas lalong mahirap ang sitwasyon ngayon ng aktres dahil maging si Bimby ay tinamaan na rin ng sakit. Lugmok daw umano ang labis na naramdaman ni Chris nang makumpirmang meron muling pneumonia si Bimby. At hindi lang pala ito ang una kundi pangatlong beses na daw ito na magkaroon si Bimby. Ani Chris, I felt my heart crumble, because Bim from Dr. Henry's assessment had pneumonia, third time na for Bim, his second bout with pneumonia happened during the initial pandemic lockdown when we were in Puerto Galera March 2020. Maliban dito, inamin din ng aktres na naman na umano ni Bimby, ang pagkakaroon ng napakaraming allergies, na siyang nagpapahirap din kay Chris sa ngayon. Ani Chris, my bunso has had asthma since he was 9, but as a body all the way until he was in grade 1, Bim suffered from skin asthma and from childhood till now. He has many of my environmental allergies, dagdag pa ng aktres, ang mas mahirap at masakit ay hindi raw niya pwedeng lapitan ang kanyang anak, na sana ay kadamay siya nito sa nararanasang sakit at maipadama ang pag-aalaga niya, pero dahil nga sa kanyang karamdaman rin kaya di umano niya magawa ito, aniya, it was the worst feeling in the world as most parents would agree, when your family doctor says, you aren't allowed to go near your son, and help take care of him, because you're undergoing immunosuppressant therapy, using chemotherapy medication, mabuti na lang umano ay kasama ni Bimby ang kuya nito, at hindi rin ito nahahawaan, aniya, thank God, Bim's kuya Josh stubbornly refused to leave the connecting room, where Bim had to stay, he was Bim's constant companion, and even though my nurses kept telling kuya to stop hugging Bim, tuloy pa rin siya. Thank God matibay kuya's resistance, hindi siya nahawa ng kahit ubo o sipon, labis-labis naman ang pasasalamat ni Chris sa mga netizens na patuloy na nananalangin para sa kanyang paggaling. Aniya, one thing is very clear to me, buhay ako ngayon, dahil hindi kayo nagsasawang isama ako, sa prayers ninyo, even though most of you have never even met me in person, and that's why I owe you only the truth, kaya tanging hiling ngayon ni Chris ay isama rin sa panalangin, ang kanyang bunsong anak na si Bimby para rin sa agarang paggaling nito.